Yo, what's up mo bro? Sa kapwa nag CBT cleaning na ako ni ADV. Ang tinakbo na niya ay 4,360. So supposedly or usually every 5,000 kilometers talaga ako nag CBT cleaning kay B tsaka i-click. Pero kasi gusto kong makita na yung CVT niya bago ako magpalit ng pulley set na kalkal. Bala ko kasi magpalit eh. Para kung sakali na mga may palitin na napyesa, alam ko na. Tapos pag nagbaklas ako, malinis na yung CVT. So, pakita ko muna sa inyo yung process ng pag-CVT cleaning kay Honda ADV 160. Yan, bakasin natin yung CVT natin. Gamit tayo ng impact wrench tsaka 8mm na deep socket. Una natin tong cover. Same size lang tong tatlo na to. Plus 5mm na Allen key. Ilayan na natin to. Tapos mai-unclip tayo dito. Ito. At syagayin nyo lang pag-unclip. Medyo mahirap i-unclip to eh. Ito. Ipisahin nyo yung dalawang side. Tapos silahin natin ito pataas. Ano matanggal natin? Yan ang cover. Natanggal na. Ito, punas-punasan lang natin ito ng basahan. Tanggalin naman natin itong mga CVT bolts. So dito may nakatago na isa. Hindi natin maabot ng impact wrench. So gamitin natin muna itong spanner. 8mm din ito. Yung mahirap lang siya i-access. Tsagayin niya lang. Yan ito. Katago ito eh. Basta iba, pwede ng impact wrench. Yung 6 na bolts na yan, magkaka-size lang yan. Para-paras ng size. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito naman tatlo dito sa likod. Ito magkakasize din to. Hindi matanggal yung isama yan. Tapos center bolt, ito yung pinakamahaba. Pinakamahaba siya. Ito, isa, dalawa, tatlo, yung nasa loob, magkakasize. Tanggal natin tong cover. Ito, kakasize yung tatlo. CVT cover natin, medyo malinis pa. Ano, konti lang. Pero linisan natin yan. Tanggalin natin yung mga carbon deposits na galing sa belt. Tanggalin natin yung pulley size niya, 22mm. Ito. Pulley nut. Ano siyang nut. Washer. Makapal. Drive face. Yung drive face natin, kapayin nyo lang. Dapat pantay siya. Pag may nakapakay na bewang or parang nakalubog na ganun, sabihin na palitin na siya. Ito, pantay pa yung surface nito. Mga spline, check nyo din kung may damage. Ito, okay naman lang damage yung spline. Yung belt, ilabas muna natin. Pulley, ilayin natin. Medyo madumi na, no? Madumi na siya. Mga bola, sinecheck ko, wala pang kanto, kahit isa. Mga effective yung ginawa natin last time. May ginawa ko dito last time na binuksan ko to eh. Kininis ko yung ito. Itong edge ng back plate. So hindi siya kumakaskas dito yung bola. So yung bola natin, wala pang kanto, kahit isa. Sa pulley, check nyo yung mga poste ng kabitan ng back plate. Pag manipis na yung mga sides niyan, palitin na yan. Ito, okay pa yung mga gilid. Kapal pa. Tanggalin natin yung bola. Orientation ng bola. Kaliwa yung mga kapal na side or yung covered na side. Ito yung isa na walang cover. Pag kasi umiikot tong pulley, pag ganyan, nakabit yan. Nasa kaliwa yung puwersa. Dito, kaliwan to. Pag umiikot ah. So kailangan dito yung makapal na side para hindi magasgasan yung ramp wall. Tanggal natin itong mga bola.
Tapos check nyo yung ramp wall ito, yung mga gilid. Yan. Ito yung puwersa nyan eh. Konting mga gasgas lang yan. Pero pag may malalim na, palitin na rin. Ang ito wala. Konti lang, parang ano lang ng dumi. Marga ng dumi. Ano kayo pa, wala pang damage. Check nyo rin yung surface nito. Kung may uka ito, wala namang uka yung surface. Oil seal niya okay pa rin. Ayan. Isa na lang natin. Ito, tingin ko ito yung top dead center niya. Itatapat mo dito. Ito, meron yan dito ang tuldok. Para tandaan ng top dead center. Yan yung pagkakabit ng pulley. Itatapatin niyo yung marker dito. Ito yung marker ng top dead center. Ito, tuldok dito. Sigunyal. Tuldok na yan. Siyempre, check nyo din yung spline ng sigunyal. Walang damage. Yung thread. Dapat ito. Wala naman. Kalasyaman natin itong sa shaft drive. Itong bell, 19mm ang nut nya. 19mm na nut. Washer. Bell. Dami ng dumi. Ito, wala pang sign ng dragging to. Sa ADV. Sanggan natin ito, dark drive. Tapos yung orientation ng bed nitong saan? Baliktad. Baliktad siya. Yan o. At talikod yung Honda. Honda na text. Nakatalikod. Nung kasing unang baklas ko dito, ganyan yung pagkakabit nung galing factory. So hindi ko na binago. Kasi yun na yung nakalapat sa mga surfaces. Pag binaligtad ko kasi yun, hindi na naman lalapat. So parang mahina yung takbo niya. Hintay mo pang lumapat bago umayos yung takbo. So kung ano yung unang baklas nyo na orientation ng belt, ganoon na rin yung gawin nyo. Or kung ba, magpalit kayo ng belt, kahit ano, yung kabit nyo. Baba, paligtarin nyo ganyan. Gusto nyo, nakaharap sa inyo yung text. And basta after nyo magbaklas, ganoon din ang balik nyo dapat. Huwag nyo iibahin sa unang kabit nyo. Kasi yan nga yung lumalapat sa mga surfaces nito. Torque drive tsaka yung pulley drive face. Belt check natin kung may mga cracks, may damage. Meron siyang konting cracks pero hindi naman ganun kalalim pa. Normal lang. Medyo tuyo lang siya tingnan. Pero hindi siya yung cracks na sobrang lalim. Pagka sobrang lalim na ng cracks na pati dito, may crack na dito sa ganito, sa side. Yun yung medyo palitin na. Pwede pa naman yun, pero siguro magdala kayo ng reserva kung sali maputol. Yan, okay pa itong belt natin. Na siyang visible damage. Torque drive, kalasin natin. Gamit tayo ng 39mm. Ito. 39-41 yan, pero 39 size nito. Torque drive nut. Impact wrench. Tapakan natin kasi may center spring. So, pwede tumalsik, pwede nyo tinapakan. Yan. Nut. Clutch lining. Clutch lining natin, ganda lapat oh. Lapat lahat. Center spring natin. Yan, okay pa yung kanyang guide. Plastic yung guide niya. Plastic siya. Okay pa naman itong center spring. Mga tigas pa. Pagka sobrang lambot na nito, yun yung sama lang siya papalitan. Pero ito okay pa. Sa clutch lining naman, pagka nakita nyo na manipis na, saka lang siya papalitan. Itong kapal po. Sobrang kapal pa ng lining. Tanggalin natin itong collar. Ito. Lain nyo lang pataas pa ganun. Kaliwa. Tapos pataas. Yan. Yung grasa niya medyo maitim na. Pag-grease na lang natin. Ito, check nyo yung mga grooves niya, yung mga kanal niya. Kung may uka,
palitin na rin yun pagka ito wala pa. Smooth pa siya. Tanggalin natin yung mga pins. Yung tatlong pins na to. Suot nyo lang yung daliri nyo dito. Tapos pindutin nyo. Yan. Alabas na yan. Yan. Tatlong pin ng torque drive. Tapos natanggal nyo na yan dito. Panghuli natin linisan to. Kasi magdaming grasa. Ito naman clutch lining, tanggal natin itong tatlong shear clip. Gamit lang kayo ng flat screw na manipis. Tapos hawakan nyo kasi tumatalsig yan, mahirap hanapin pag nawala. Tanggalin natin isa. Orientation niya yung flat side na sa taas. Ito minsan mahirap baklasin to sa una. Ito. So tiyagayin nyo na lang isungkitin mga gilid-gilid. Natanggal na natin yung clutch plate. Orientation niya dito rin yung flat side sa taas. Tapos yung curved side dito, yung curve yung edges na ilalim. Clutch springs, tanggalin natin ito yung pantanggal ko. Parang shear clip remover. Mas madali kasing gamitin to. Tanggal agad. Touch springs naman, orientation. Dito yung mahaba, ito yung maikse. Hindi mo naman kasi mapapasok yan dito. So hindi ka malilito. Touch springs. Tapos yung lining. Ito. Yan. Okay pa naman to. Smooth pa yung galaw. Kasi madumi na to masyado. Nagda-dragging na. Hindi na pantay-pantay ang angat. So, kailangan nililinisan din to. Ano itong mga poste na to. Ito pa yan itanggalin to. Ang rubber na yan. Ano pag nilinisan natin mamaya. Yan. Nabaklasan natin yung mga pyesa ng panggilid. Linisan naman natin ngayon. Muna natin linisan tong CVT cover. Tanggalin muna natin yung mga ligabok. Yan, mga galing yan sa belt. Yan o. Mga pinagtabasan ng belt. Kaiikot. Natanggalin natin yan para konti lang magamit natin panglinis. Gagamitin ko kasi degreaser. Parang hindi sayang yung degreaser. Natanggal naman o. Toothbrushin nyo lang. Or brushin nyo. Hindi na ang toothbrush eh. Tiyagayin ko muna ng kuskos. Parang hanggang maubos. Yan, alas so linis na. Ito lang ginamit ko, toothbrush. Tsaka itong brush na to. Para konting-konti lang yung magagamit nating degreaser. Yan, daming dumi oh. Tapos pati yung mga ibang piyesa na panggilid, pwede nyo ring linisan na rin yan. Ito na lang muna para konti lang magamit yung degreaser para hindi sayang na. Gabok ko. Tanggal natin ng konting gabok ko. Tanggal na muna ng gabok yung mga pyesa na maraming gabok. Yan, linisan na natin tong CVT. Ito, punasan nyo lang ito ng kahit wet wipes lang. Ito kasing rubber parts, hindi natin gagamitan ng degreaser. Huwag nyo rin gamitan ng gasolina kasi mag-expand. Ito, pwede nyo itong gamitan ng tubig at dishwashing liquid. Basta after nyong linisan, patuyuin nyo kagad. Tapos, lagyan nyo ng alcohol to or wet wipes. Itong mga metal parts. Yan, mga metal parts. Para hindi siya mga lawang. Ito, gamit natin Kobe na degreaser. Power spray CVT-FI. Matapang kasi ito. Pansin ko sa gloves. Pag nalalagyan siya, nag-expand yung gloves eh. So, hindi ko na gagamitan tong mga oil seal. Dito lang tayo sa mga sulok-sulok lang. Halimbawa, nalagyan yung oil seal. Punasan nyo agad ng wet wipes or buhusan nyo ng alcohol. Para hindi siya mag-expand.
Parang banlaw na lang to kasi pinulido ko na kanina ng linis eh. Ng brush. Tanggal naman siya. Lagyan yung white seal dito, puna sa God. Yan, okay na. Punas-punas na lang kahit basahan. Mga matira pa mga itim. O sweat wipes dito. Or pwede nga alcohol. Kasiguradong walang matapang na chemical dun sa mga oil seal. Ha? Dowel, punasan nyo rin. Kinakalawang din yung dowel. Tapos punasan nyo lang ng basahan para matuyo. Yan, okay na yan. Yan tayo sa parts ng pulley. So, ito lang pwede natin dyang linisan ng degreaser. Ito may oil seal kasi ito eh. So, itong bola, itong slide piece, ito, alcohol na lang, tapos punas. Ito, pwedeng degreaser. Ito, pwede nyo gamitan ng gasoline na ito. Or yung tubig at dishwashing liquid. Kasi wala naman yung mga oil seal. Pushing, wala. Tan nyo, nag-expand na agad o. Yung sinasabi ko, i-expand siya. Masyado matapang yung chemical. Yan, tapos basahan lang. Punas ng basahan. Backplate. Punas lang din. Pero sinasabi ko, kaya hindi nagkanto yung bola ko. Ginrind ko yung edges nito. Pinasmooth ko, pinakurba kong ganun. Para hindi tiyaabot yung bola dun. Na mahihiwa siya. Nakakaskas siyang ganun. Kaya walang kanto yung bola natin. Kahit 4,000 plus kilometers na yung tinakbo. Punas lang, drag face. Itong pulley naman, dahil nga meron siya nito. Ano nang gamitin ko? Wet wipes. Konti lang naman ng dumi. Actually, pwede naman dito eh. Gamitin natin yung degreaser yung loob. Pero hindi natin lagyan to. I-expand yan eh. Dami pong dumi sa mga sulok-sulok, no? Okay na yan, tapos punas na lang. Ano, okay na yung pulley natin, marinis na. Mga bola at slide piece, alcohol na lang. Matanggal yung mga carbon. Punasan na lang natin. Yung loob nito maraming dumi eh. Covered kasi ito. Malahan tiyagay natin ng linis. Yung loob ng bola. Kaya napunasan ko na ito. Tubigan na natin. Ito naman rin yung sampin. Lining. And ito pwede na itong linisan ng degreaser. Ito, rubber, hindi pwede. So, lahat ng metal or alloy parts na walang... Ito, walang rubber. Kaya din yung linisan ng degreaser. Touch bed. Ito, plastic din to eh. So, ano na lang din to? Wet wipes or alcohol. Wet wipes na lang. Tsaka itong mga rubber damper ng clutch lining. Wet wipes lang din. Ito mga pins ng torque drive. Yung degreaser natin. So, gamitin natin yung mga tulo kanina. Sayang, dami po. Ang taas punas. Kaya maganda, tanggalin nyo muna yung mga gabok na kain, tanggalin ng mga brush. Para mas madali maglinis. Hindi masyadong madumi. Pagkabawas na yung dumi, no? Ang clutch plate.
frame natin ng konti. Tapos po na sulit. Clutch bell. Punas. Naka na yan. Basta kailangan malinis lang to, surface na to. Itong lining natin, tsagay natin tanggalin yung mga itim. Ito. Huwag nyo nang liyahin kasi ninipis lang. Degreaser na lang. Brushin nyo lang para matanggal yung mga itim. Mga to, ayun to, punas na lang. Ito na, truck drive naman tayo. O, itong mail muna unahin natin. So, tinanggalan ko na to ng mga grasa. Ayan na. Dinukot ko yung mga ilalim. Sayang mga labas na grasa. Ay tayo mahirapan masyado. Surface muna unahin natin. So, ito. Ito madami ah. Ito huwag nyo gagamitan ito ng tubig kasi masisira yung mga bearing. Kinakalawangin yan. May dalawang bearing yan eh. Ito mga needle bearing. Tignan natin yung mga grasa sa loob. Madaming grasa yung sa loob. Ano matanggal natin. Palitan natin ng bago. Tapos punas. Make sure lang na medyo maubos na yung mga grasa sa loob natin ng wipes to. Mga grasa pa yan. Hirap kasi ubusin yung grasa nito sa loob. Yan o. Okay na to, male torque drive. Tapos yung collar guide. Ito. Ito okay lang to kasi bakal naman to. Isa kayo na plastic, no? Hindi rin nilinisan nyo ng degreaser. Itong female torque drive natin. Oil seal, o-ring. Oil seal. So, alcohol lang gamitin natin. Or wipes. Kasi ubos na yung wipes ko eh. Alcohol na lang. Alcohol. Brushin natin. Tanggal din naman yung mga grasa eh. Tanggal din siya. Ito para medyo mahirap tanggalin yung grasa. Tanggal din. Hindi lang kasing ganda makatanggal ng ano. Kaya ng degreaser, tanggal talaga. Ito, naiiwan pa yung grasa. Kapit ng grasa, ano? Tatanggal siya. Kusin mo lang manigi. Ano, alinis na. Itong gasket tsaka belt kahit punas-punas na lang ng basaan. Yung belt kasi nanon ko kanina. Tinanggal ako ng mga gabok. Binrush ko. Kaya kahit punas ako na lang yan, okay na yan. Ito na yung last natin. Ito yung cover ng CVT. Ito huwag nyo itong dinisan lagi ng degreaser o ng ano, gasolina kasi may lamang grasa yan sa loob. Although pwede mo naman tanggalin yan. Ito may sear clip. Tapos isikwati mo yung kulay blue. Pwede mo irapak ng grasa. Pero ako pinupunasan ko na lang yan. Para hindi maubos yung grasa sa loob.
Tapos syempre, linisan niya yung labas. Huwag niyo na lang lalagyan to ng gasolina or degreaser. Ayan na, punas na lang din to. Tapos pwede natin assemble. Unahin natin assemble itong clutch lining. Kabit natin itong damper nya. Ayan yung may text sa ibabaw. May text to eh. Yun lang kita maliwanag no. Yan, suot natin dito. Tapos kabit natin yung tatlong lining na malinis na. Dito yan, nakashoot yan dito. Yung damper. Ito, huwag nyo nalagyan ng grasa kasi may ipunan lang ng dumi. Linisan nyo na lang pag kahit every 3,000 nyo, iba nang lilinis eh. Ako kasi 4K ko nilinisan. Pero usually 5K ako naglilinis ng panggilid talaga. Kabit naman natin itong clutch springs. May mabang side dito. Tapos yung pangkabit natin, seto rin yung pinatanggal natin kanina. Ilainan natin ganyan, tapos shoot natin dun. Make sure na nakakawit ng mayas. Madali lang ikabit ako kasi stock lang. Ang mahirap ikabit yung mga aftermarket, mga matitigas. Halimbawa, naisipan nyo na mag-pulley set, ganun. Tapos kailangan nyo magtigas ng clutch springs. Medyo mahirap siya ikabit. Ito madali lang. Habit na natin. Tapos yung clutch plate, ito, flat side sa ibabaw. Yung curved side sa ilalim. Ito kailangan ilapat natin na lalabas yung kabita niya dito bago natin ikabit itong circlip. Circlip yung ibabaw din ay flat side. Kuhin lang natin, ilapat natin siya. Check niya kung kayang pumasok ng circlip. Pag hindi, pukpuk pa. Yan. Tapos saka natin siya ibabaon. Pasok agad. Okay ng clutch lining natin. Make sure na nakalapat lahat ng circlip. Truck drive naman tayo. Yung female, grasaan natin yung loob ng mga oil seal. Ito, palibot. Yung kabila. Ayan. Pati yung loob, yung gitna niya parang may hukayan na ganun. Para lang magkalaman yung mga sulok. Ayan yung loob. Yung kabila. Tapos yung gitna, ito. Palit tayo ng camera, nalobot yung isa. Ano kaya, nalagyan ko na ng grasa to. In loob. Pasok na natin siya dito sa male torque drive. Ito, meron ito tatlong butas. Tapat lang natin yung mga grooves nito. So, tatlong butas. Pasok na natin. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Tapos lagyan natin ng konting grasa to. Ito. Para may kakapitan yung tatlong pins. Ito. Hindi siya mahulog. Yan, tatlo. Tapos lagyan din natin ng grasa yung mga space na yan. Punuan natin. Sakto lang. Huwag masyadong sobrang dami. Masan lang natin ang excess. Ba
Bale, ito lang gagrasahan din talaga. Ayan. Ayan, tsaka ayan. Bitan natin yung color guide niya, ito. Tapos, bago natin siya isagad ng kabit. Ayan, isagad. Bago natin isagad sa ilalim. Isa natin ng tissue yung ilalim niya kasi lumubog yung mga ibang grasa dyan. Para hindi magkalat. Posible kasi pumunta yan sa bell. Tapos, pupunta sa lining, cause ng dragging. Ayan, okay na. Diin na natin. Ah, nakasagad na. Tapos, try natin. After nun, yung mga nasa loob na lumabas. Yung mga lumabas yan doon sa butas. Ikot lang natin siya. Pero pwede nyo rin tanggalin kung gusto nyo. Ayan na. Tapos yung center spring. Ito, center spring, wala itong orientation. Kahit magkabaliktad. Lagay lang natin ito sa ibabaw. Ito, huwag nyo kalimutan. Yung guide niya na plastic. Dito. Ayan. Tapos yung clutch lining. Sasakto natin yan dito. Meron naman niyang saktuhan. Paan lang natin. Sakto natin doon sa butas. Ayan. Tapos yung nut ng torque drive. Itong flat side sa ibabaw. Pag medyo pasok na, pwede nang bitawan. Sigpitan natin ng 39. Hand tight muna. Ito torque natin yan ng tama mamaya. Yan. Ito namang pulley assemble natin. O yung bola natin, kaliwang side yung covered. Ito yung walang cover. Yan. Kaliwang side. Covered. Backplate, lagay natin yung mga slide piece. Ito, may orientation to. Hindi mo naman yan may papasok ng pakabila. Hindi yan papasok. So, okay pa yung slide piece natin, mano po. Hindi pa siya maluwag. Pagka maluwag na to, saka lang pinapalitan. Bawang lang natin maigi. Saan natin ikabit dito? Tapat natin itong K40 dito. Parang ito yung top dead center. K40 dito. Tapos itong oil seal niya, lagyan natin ng konting grasa dito. Grease type kasi ito. Tapos pasok natin yung bushing. Yung bushing yung tatlong guhit sa ibabaw. Paganyan siya. Yun, tapos yung mga excess na grasa punasan natin. Pati sa likod, nalabas yan dun eh. Yan o. Mga grasa. Saan lang natin. Tapos pagyan natin yung backplate. Itong bushing, yung tatlong butas, pwede natin nagyan ng konting grasa. Konti-konti lang. Tsaka yung mismo si Gunyal. Dampian lang natin ng konting grasa para lang hindi siya maninikit or para hindi maipunan ng tubig. Para hindi mag-stack up yung bushing. Konti lang, dampi lang. Ito up dead center natin. Ito yung marker niya. Yan o. Ituldok. Ikutin natin. Hintayin nyo yung ikot na may laban. Yun, top dead center. Yung isang snap na yan. Ang top dead center na yan. Isa pa, para mas makita nyo. Ikot. Ayan, ikot siya. Isa. Ayan, bottom dead center yan. Ito, pangalawa. Tapos meron yung snap. Ayun, snap. Ayan. Ngayon, top dead. Pwede natin itatapat ngayon yung itong marker na to. Ito. Para balance. Pwede nyo ring markahan dito para mas makita nyo. Ako medyo tansya ko naman ha. So, yung kabit ng belt ko, galing factory, nakabaliktad. Para nakatalikod sa kanyang Honda. So, ganun susundin ko. Tingin yung lapat niya eh. Kapit na dyan belt. Tapos yung drive face. Alin man dito sa dalawang to, tapat niya doon sa tuldok ng top dead center. Ayan. Washer na malaki.
Tapos yung nut, 22mm. Ipinaka muna ng kapraso bago natin i-torque. Torque drive naman ang paggagrasa itong dalawang bearing na to. Ito, tsaka ito sa kabila. Ito yung technique na ginagawa ko. Tinuro to ni Grease Monk. Ito na yung ginagamit ko ngayon technique. Taikutan nyo lang dito sa may shaft, drive shaft. Ang grasa. Yan, ganyan. Tapos, pasok nyo lang yung torque drive. Ikot. Tingnan natin kung nagrasahan yung mga bearing. Yan, kung ano nang grasa yung bearing tsaka yung dulo. Yung sa taas na bearing may grasa din. Pwede nyo ulit-ulitin kung nakukulangan kayo sa grasa. Ito nyo lang yung process. Yan, tapos yung may excess na grasa, punasan lang natin. Pati yung grasa dito, punasan natin yung excess. Para hindi magkalat. Nakabitan natin to, nagrasahan na natin. Pasok natin yung belt sa torque drive, bigayin lang natin. Kasi pumasok siya dito. Ganyan lang muna. So ito torque natin to. Ito yung ginagamit ko na holder nito, pati sa bell. Ito yung ginagamit ko. Pag white tool kasi dumudulas yun sa bell minsan eh. Ito mas maganda. Walang dulas. Nalapat lang natin. Kalapat na. Pwede natin higpitan. So 54 newton meters ang torque nito. Nakaset na tong torque wrench ko ng 54. Bas nyo lang. Yan, okay na. Pasok natin. Punas ulit sa mga excess na grasa. Pwede natin yung clutch bell. Tapos yung washer. Tapos nut. Ito kasi pag ginamit mo ng white tool, isang dumudulas yan dito. O kaya ka bumili nito. Ito sigurado na hindi dudulas. Nakadamage kasi yung butas ng bell pagka white tool. Once na dumulas siya. Ito naman 49 newton meters. Set ko lang. 49. Tapos 19mm. Okay na, 49. Uli naman tayo. Kapitan mo natin ang white tool. Ito palang white tool ko. Tinabas ko yan. Kinikil ko para numipis. Para magkasya siya dito. Hindi kasi yung kasya nung una. Hindi ako ba't ganun ng sa Honda. Hindi kasya. Yan, ito either pwede nyo ipatong to sa bell. Or pwede kayong gumamit ng extension. Itong 19 sakto eh. Ang ganyan. Ito naman, ang torque value naman ito is 59 newton meters. Set ko naman ang 59. Ang 22mm. 59 newton meters of torque. Yan, okay na. Balik natin sa top dead. Update ya. Start natin motor. Ah, parang bumalik na sa dating position yung panyang belt. Tapos kabit na natin tong gasket. Yung dowel pwede nyong lagyan ng grasa. Ito, yung dalawang dowel. Para hindi mga lawang.
konti lang, dampihan nyo lang ito. So, kasi nangangalawang yan eh, kaya mahirap tanggalin yung cover ng CVT. So ito, lagyan natin ng kapuranggot sa dulo. Dati yung gasket. Ah, may korte naman yung gasket, di kayo malilito. Natin dito. At dito. Tapos itong CVT cover. Ayan. Kaya ako nilagyan dito ng grasa. Para malagyan ng grasa yung loob nito. Align nyo lang. Ayan, shoot na. Tapos center bolt, balik na natin. Tatlong mahaba dito. Dito. Tsaka dito. Ayan. Tapos itong anim na may iksi. Dito sa natitira. 2, 3, 4, 5. Saan yung nakatago dito? 6. Pitan muna natin ang T-wrench na kapraso lang. Tapos X pattern. Matago dito. Ito naman ang sineset kong torque dito, 7 newton meters. Parang ang standard nito ay sa 10 or 12 yata, ganun. Pero ako 7 lang kasi parang masyadong mahigpit yung pag mas mataas eh. Ganun ang adapter nito, 3/8 kasi to. 7 lang. Up. 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 Yeah. Up. Yeah. Up. Yeah. Up. Yeah. Up. Yeah. Up. Yeah. Up. Sa dito tago. Ito, yan ang makamaliit. Ito kasi hindi ito aabot sa mga iba eh. Mga malalalim. Ito ang mga gamit ko siya dito. Sa tago na bolt. Okay. Okay na, 7 newton meters. Bitin natin itong cover. Pasok natin yan dito. Shoot natin dito. Yan. So ito, clip natin dito. Clip natin ito dito. Tapos, bagay natin yung mga bolt nya. Ito yung 5mm na Allen key. Tapos mga 8mm na pare-parasan ng size to. Hand tight na lang. Braso lang. Up. Up, yeah. Up, yeah. Ito rin, hand tight. Up, yeah. Okay na. Pansin ko, mas suwabe na ngayon yung takbo ng makina na ADV. Feeling ko dahil yun doon sa may grasa, sa may torque drive. Kita nyo, sobrang itim na, tapos parang kukunti na yung laman. No? Factor din kasi yun, para medyo ma-vibrate pagka last pag na, or parang tunaw na yung grasa sa torque drive.
Try natin kung matulin pa rin. Pero dumudulo pa rin to hanggang ngayon sa ADB. Kasi ano, tawag doon? Gawa nung bola niya, hindi naman siya nagkaroon ng kanto. Kaya malakas pa rin tong dumulo. Hindi nagbabago yung top speed niya, kumbaga. Ano, lakas pa rin, no? Malakas pa rin siyang dumulo. Hindi pa tayo mabangga, no? Bigla na lang lumigo yung ano, yung kotse. Pero yun, so far mas suwabe siya ngayon. Para sa akin na mas naging suwabe yung takbo niya compared nung hindi ko pa nalilinisan. Ayan, 4,300. Siguro kahit 3K pwede na, no? Kung madalas kayo naglo long ride, pwede na kayo mag ano, mag CVT cleaning. Ayan yung mga special tools na ginamit ko, or yung mga tools lahat lagay ko rin yan sa description para kung sakali na gusto nyo mag CVT cleaning kayo, orderin nyo na lang sa Shopee. Shopee ko lang nabili lahat yan halos eh. Ang chill ride lang tayo. Nakabira na tayo. Testing na natin yung ano nya, yung torque nya or yung proper torque. So nung kinalas ko to dati, parang wala pang 800-300 kilometers. So yung sinet ko na torque nya ano, sa pulley, never siya lumuwag. Hindi siya lumuwag. So ngayon yung pa rin sinusod kong torque, kasi yun naman talaga yung nasa shop manual ng Honda. So yung torque specs niyan is lalagay ko sa description. Pinicturean ko yung shop manual nun eh. Meron ako ADV, click, tsaka beat. Lahat ng torque specs nila kompleto. Ito gusto ko dito kay ADV. Never ko naranasan yung dragging. Kahit madumi na yung CVT niya. Hindi siya nagda-dragging. Kita niyo yung dumi sa bell. Ang dami, di ba? Parang usually sa click ang malakas ang dragging kapag all stock. Ito kay ADV wala. Hindi ko naramdaman na nag-dragging to. Kahit sa mga long ride namin, tanghalin tapatan, tagal ng biyahe, never pa siya nag-dragging. Yung dragging kasi senyalis yun na sobrang dumi na ng CVT mo. So kailangan mo na siya talaga ang linisan. Eh number one, dahilan kung bakit ka maglilinis ng panggilid. Bukod syempre, para ma-check mo yung mga pyesa, kung may mga palitin. So sa atin nga, okay pa lahat ng pyesa. So wala pa tayong papalitan. So yun, marerecommend ko sa inyo, kung hindi naman heavy use yung motor, kahit every 5,000 kilometers, pero kung daily, siguro 3,000 pwede na, or kahit 2,500, no? Pwede nyo na isabay sa change oil kung, nabawa, 2,000 kaya nag-change oil. Kung daily use na, tapos malalaya yung binabiyahin nyo palagi. Kasi malamang, mas madaling mauupod yung belt nya kapag gagamit na gamit. Yung belt kasi yun galing yung mga dumi na kulay black na yun. Mga pinagtabasa ng belt yon sa surfaces ng torque drive at pulley drive face. Ayun, siguro kapag 5,000 kilometers na, pero lapit na eh, no? Kasi wala pa kasing stock nung gusto kong bilhin na Kalkal pulley set na gawa ng ECU Tech. Kasi nakita ko na, or na-recommend sa akin ng tropa, si Dudes Motovlog. Yung gamit niya sa PCX 160 niya eh. So fit din yon sa ADB 160 since same lang sila ng engine. Alam ko, pwede rin yun sa Airblade at Click 160 eh, yung pulley na yun. So, Kalkal pulley set siya ng ECU Tech. Okay yung performance eh, nakikita ko naman sa vlog ni Dudes. Maganda yung performance niya. So, baka yun na lang yung bibiling ko, kaso out of stock pa siya sa Shopee. Meron silang Shopee. So, antayin ko na lang muna na magkaroon ng stock sa ako orderin. Abangan nyo lang siguro yung vlog nun, kung iba-vlog ko, kung maka-order na ako nun, yung pulley set na yun. Punta pala ako ngayon sa may Honda daw Guanson. Magtatanong ako kung meron sila nung ano, nung tawag dito, yung push clip. Wala kasi isang push clip nito na ADV nung nagkabit ako ng MDL tsaka ng dual horn. Wala kasi napalagay na displace. O yung ilalim, yung parang bandarit sa ibabaw sa tabi ng MDL, yun yung nawala. Pero yun yung hindi ko na nalagyan kasi tago naman yun. Ngayon, magtatanong na lang ako doon, baka meron sila doon. Mura lang siguro yun, no? Push clip. Wala eh, siguro na laglag nung ano. Nagkakabit ako ng MDL, binaklas ko kasi ito noon eh. So make sure nyo na lang din na kung mag CVT cleaning kayo na DIY, peto kayo sa tools, tapos sundan nyo yung proper greasing ng torque drive. So usually yun yung nagkukos ng, marami ako nakikita eh, mga nagpo-post. Bakit daw nagdadragging kagad yung kanila? Kakalinis na ng panggilid. Minsan kasi napapasobra kasi minsan yung lagay ng grasa.
So yun yung nagiging cause na nagda-dragging. Tumatapon lang ulit dun sa lining tsaka sa clutch belt. Kaya nagda-dragging pa rin. Sobrang dami ng grasang nilagay. Kaya yun, sundan nyo na lang yung technique na pinakita ko sa inyo para malesen yung chance na mag-dragging agad kapag ka bagong palinis kayo ng panggilid. Or sabi ba, kung papalinis kayo, pakita nyo lang siguro. Tapos yung mga tools na ginamit ko, lagay ko na lang din sa description lahat. Yan, yung mga gloves, lahat yan. Mga grasa, high temp yung grasa na ginamit ko. Mga pambaklas, special tools. Mas masarap kasi mag-DIY talaga pag kompleto kaysa tools. Mas madali, syempre, mas makakatipid kayo. Kailangan nyo lang talaga mag-invest sa mga proper tools. Pangkalas, torque wrench yan, yung mga yan. Medyo malaki din na investment ko. Pero okay lang kasi, nagagamit ko sa tatlong motor na nagagastos na pagpapalinis ng CVT. Kita nyo naman, medyo matrabaho yung paglilinis niya. Hindi siya mabilis lang gawin. Kung pulido yung process na gusto nyong gawin sa paglilinis ng CVT. Dito nga tapusin yung vlog at dito na ako sa Honda Daug Wanson. Yan. Diyan ako nabili si ADV, si Bicycle. Honda Daug Wanson.